Hello guys, good morning sa atin lahat and good morning din sa mga ka-DIY natin. Pasensya na nga pala kayo kung voice over lang to kasi medyo may katangahan ako ngayong araw na to. Nakalimutan ko na hindi pala masyadong nakasaksak yung connector ng microphone ko dito sa camera ko. Kaya ayun, akala ko, dakdak naman ako ng dakdak. Akala ko nakaayos yung pagkakasaksak. Ayun, walang na-record kahit isang audio na sinasabi ko. Ayun, gusto ko lang din pala magpasalamat dahil 7,000 subscriber na tayo. Aww. Grabe, ang bilis. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. And road to 10,000 subscriber na tayo ngayon. Wala po yan kundi dahil sa inyo, kaya maraming salamat po. And special shoutout na pala kay Mr. Michael Kiambao. Sir, maraming salamat sa iyo. Ikaw yung number one gatong sa akin. So ngayon nga pala, gusto ko lang mag-share sa inyo ng gusto kong gawin o mga plan ko. Plan ko kasing bumili ng bagong motor. So, nagsaliksik na rin ako kung ano yung gusto kong motor o yung balak ko talagang bilhin. Marami akong pinamimilian based dun sa gusto ko and financial ko, kung ano lang yung kaya na po pwedeng bilhin. Napipinto-pinto kong kunin ay yung pagkakaiba nga lang pala ngayon na magta-try naman ako mag-scooter. Although na talagang ayoko sana ng scooter, tatry ko nga lang talaga kung ano naman ang feeling ng naka-scooter. Ayun nga, ang natipuhan ko ay yung Honda Beat Fi na 2019 na matte black. Marami-rami na rin akong napanood ng mga video, sa mga review noon, mga advantage and disadvantage ng Beat. Unang-una nga nagustuhan ko doon, kaya talagang natipuhan ko rin yung fuel consumption niya dahil sobrang tipid daw. Hindi ko pa masasabi ngayon yan dahil siyempre wala pa naman akong Honda Beat Fi sakali ngayon pa lang, dahil talagang gusto ko na rin kumuha talaga ng isa pang motor para yun, pandagdag sa mga review natin ng tutorial. Nagikot-ikot na ako, marami na akong naikutang mga bilihan ng motor. Motor Trade, Wiltech, Servico, Guanson. Ayun nga, sa tagal-tagal kong tsaka sa Honda Baliwag pala, tsaka sa tagal-tagal kong nagkakanbas-kanbas, wala nga lang akong video. Medyo nakakalimutan ko palang mag-video habang nagkakanbas ako. Napunta ako dun sa Honda. Nangyari kasi sa Honda, meron silang available na matte black, kaso yung combi brake ko, yung may ISS, yung idle stop, kaya lang kasi ng budget ko ngayon ay yung standard version. Tsaka hindi ko na rin inasam yung may combi brake kasi nga yung may idle stop, kasi nandito naman kami sa Bulacan, hindi naman ganun ka grabe yung traffic dito, kaya mas pinili ko na rin yung standard na lang. Yun nga, naghanap-hanap nga ako sa Honda. Meron sila doon, may available sila. Ang problema, matte black kaso combi brake. So hindi yun abot sa budget ko. Kaya nagikot-ikot ulit ako. Yung iba meron, kaso parating pa lang daw, ganito, ganyan. Doon ako napadpad sa Guanson. Medyo naging maganda yung usapan namin ng sales representative doon. Baka daw meron sila sa ibang brands nila, tatawagan daw nila ako kung meron sa ibang brands. Kaso meron pa silang ulit sinabi na sabi nga nila, sir, baka pagka nagkaroon daw sila sa ibang brands, papadadala daw nila dito, pero sa 18 ko na raw bilhin. Ngayon nga pala guys, July 5 ngayon, sorry. July 18 daw. Sabi ko, bakit po July 18 ko pabibilhin kung sakaling meron naman na kayo sa ibang branch para ipadala rito? Ang sabi sa akin ng sales, may event daw kasi si Honda dito sa Baliwag, Bulacan.
Kaya sabi niya, sa 18 ko na lang daw bilhin kasi yun yung date ng event ni Honda dito sa Baliwag, Bulacan. Sabi ko, ano po bang mapapala kapag hinintay ko yung July 18 na yun? Ang sabi sa akin, yun nga, yung previous na ibibigay dun, mismo sa event, kung doon ko mismo bibilhin sa event, ay mas marami daw ako makukuha. Meron daw akong possible na makuha na helmet, jacket, t-shirt. Sabi at nagbibigay pa rin ng cellphone and mga langis for change oil. So yun nga, ano. Medyo na-intriga ako dun sa sinabi ng sales. Kaya naisip ko, sabi ko dun sa sales, sige po, hintayin ko na lang yung July 18. And para makapunta rin ako dun sa event, sa mismong event ko na bibilhin yung motor. Yung motor para, yun nga, dahil sa previous. Yun, sabi niya naman, sige sir, tatawagan namin kayo kung meron kami sa branch para mapareserve na raw nila sa akin yung Bit FI na standard na matte black. Actually guys, marami naman talagang Bit na naka-display sa mga iba-ibang bilihan ng motor. Kaso, ang inahanap ko ang kulay matte black. Mahirap siyang hanapin. Yung iba, delivery pa nga lang daw. Ayun. Sana naman masulit yung paghihintay ko. And yun nga, maibigay din nila yung previous na mga sinasabi nila. For sure naman daw yun. Ang di lang daw sure dun, yung cellphone kung sakali. Kaya hinihintay ko na lang. Dapat talaga na kung meron nung 3, nabili ko na nung address pa yung motor. Kaso nga hinintay ko na lang kasi sayang yung previous. Saka guys, yung difference kasi ng pricing nila dun sa standard na matte black na Bit FI ay sa Honda mismo, 67,000, pero ang previous nun, helmet and jacket. Doon naman sa labas, 66,400. So, ang difference lang nila, 600 pesos. Wala pang previous yun dahil, ewan ko ba bakit, nagpi-previous lang daw sila pagkahulugan. Siguro nga dahil sa mas malaki yung tubo nila pagkahulugan yung motor. And saka siguro, baka konti lang ang tubo nila kaya di sila nagpi-previous. So, yun, hihintayin ko na lang yung event na yun. Sana talaga makuha ko yung mga previous na yun lahat para naman hayahayang buhay and marami nang magagamit. Yun guys, na-share ko sa inyo para alam nyo rin na meron tayong parating na bagong motor para sa mga tutorial and other motovlog pa. Yun, hopefully talaga makuha ko yung mga previous na yun. Tsaka maganda rin yung event nila kasi pupunta ako para manood din. Yun, sabik na ako. Kung meron nga lang nung 3, nakuha ko na at na-review ko na rin. Nagtitemp ako sa sarili ko ngayon na hintayin yung July 18. Kahit mahirap sa akin kasi mahirap din pala yung nandiyan na ipambili mo. Tapos, hinihintay mo pa. Di bali, sana kung ang hinihintay mo ipambili, okay lang para sa pakiramdam mo. Kaso, alam mong meron ka nang ibibili tapos hihintayin mo pa yung date kung kailan mo bibilin. So, nakaka-temp. Yun. Basta, hihintayin ko na lang yung 18 and ipopost ko agad sa inyo yung event na yan. Kung maganda man yung event na yan. Yun guys, and abangan nyo lang yung mga susunod pa nating motovlog, tutorial, and review para dun sa makukuha nating motor sa July 18. Yun! Sana talaga makuha lahat ng previous para kompleto na. May helmet na bago, may jacket, may t-shirt. Hindi ko papala rin pa, may cellphone pa tayo kahit yung, ano ba, 33 ba? Bahala na, kahit ganun lang. Basta binigay, di ba? So, yun lang guys. And salamat sa panonood nyo and abangan nyo nga yung paglalabas ko ng bagong Bit FI natin. And abang-abang lang sa mga susunod na video. Guys, pakilike ng video.
comment kung may gusto kayong sabihin. And subscribe na rin kayo. Uy, magsasubscribe na yan. Okay guys, hanggang dito na lang. Salamat.